Good morning to all the participants, especially to sa mga first timers. Ano yung mga first timers kasi baka magulat kayo, good morning and greetings sa amin. Pero lahat po kami, lahat kami dito sa DXN, good morning and greetings. And para doon sa mga taong hindi pa ako formally introduced and for the first timers who are listening to me right now and watching, I'd like to formally introduce myself. I am Ostler Santo Tomas. And I'm an entrepreneur, isa po akong negosyante. At para sa mga dalaga dyan, sorry na lang talaga dahil meron na po akong pamilya. Ayan, ano? Kasi kahit na tumulo, maglaway nyo, hindi ko kayo liligawan. Ano? So, yan po yung asawa kong maganda, si Lina. At ito po yung dalawa kong anak na pogit maganda. And I've been doing DXN for the past 20 years of my life and I could truly say na talagang binago niya yung buhay ko. Pero hindi po ganun nag-umpisa lahat yan. Alam nyo, negosyante po ako ngayon, pero dati po, nung hindi pa ako negosyante, meron po akong paboritong line, ano? Especially kung petsa 15 na, ayun, bago mag-petsa 15 at tsaka bago mag-petsa 30. Meron akong paboritong phrase at ito po yung parati ko sinasabi bago mag-sweldo. Kaunting tiis na lang, sweldo na bukas. Alam nyo, when I try to reflect about it now, natatawa ako kasi talagang totoo po itong phrase na ito. No? Tuwing yung malapit na magsweldo, ang gali po namin ng misis ko is meron kaming ATM. Ano? Pupunta po kami doon sa bangko. Tapos, pagsaksak doon sa slot ng ATM machine, ang gagawin namin, titingnan muna namin kung may nakatingin sa amin kasi baka makita yung amount nung ATM namin. No? Kasi parating maintaining balance ang yun, mga 100 pesos. Kasi ang ginagawa po namin dati, pagdating ng sweldo, wi-withdrawin namin lahat yan, i-allocate ko na yung budget para sa bahay, tapos magbabayad na kami ng utang. So it has been a vicious cycle in my life. No? Alam niyo kung meron po nahihirapan sa inyo ngayon, no? Parating sinasabi to, honey, kaunting tiis na lang. O anak, kaunting tiis na lang. Sweldo na bukas. Alam nyo kung medyo ganito po yung buhay natin. Yung talagang we are living from paycheck to paycheck like me before. Talagang intinding-intindi ko yan. Dahil naranasan ko po talaga yan. And alam nyo, on my 10th year, no, empleyado po ako. Baon po ako sa utang at naghanap po ako ng, ano, ng isang alternative way for me to earn income. And alam nyo, naisip ko po yung magnegosyo. Kaya lang, ang prohibition po nun is yung kapital. Ano? Baon po ako sa utang, halos hindi po. Alam nyo, yung bibili ka na lang ng pagkain mo, magbabayad ko ng ilaw, hirap na hirap ka pa. No? So, alam nyo yung feeling nun. So, naisip ko, paano ako makapag-negosyo dito? Paano ako makapag-sideline? Until I found out about this industry. No? And sinubukan ko po at nakita ko pong very viable po yung business and ginawa ko and the rest is history. No? Kaya nga, yung mga baguhan ngayon at saka yung mga sasali pa lang, ano, aanyayahin ko po kayong magnegosyo. No? Dahil isa po akong negosyante at alam na alam po yung pakiramdam ng isang taong hirap dating sa pera, tapos gustong magdigoso, tapos hindi makagalaw. Now, nung nakita ko po itong DXN, bakit po ako sumali? Ano ba nakita ko dito? Alam nyo, yung asawa ko po, 5 taon akong iniimbita sa ganitong klaseng negosyo. At ako po yung taong ayaw maniwala. Bakit? Hindi ko po naintindihan pa. And finally, on my 10th year being an employee, I have nothing against employment dahil isa po akong napakagaling na empleyado and I was devoted, I was loyal. However, yung pong perception ko na makukuha ko yung mga pangarap ko, ibang, kasi nanay-tatay ko sabi sa akin, Ostler, mag-aral kang mabuti, maging engineero ka, tapos maghanap ka ng trabaho, tapos mag-ipon ka ng pera, tapos abutin mo lahat ng pangarap mo. Hindi ka matulad sa amin. Alam niyo yung sinasabi sa aming magkakapatid. And being a good son, talagang sinunod ko yung payo nila. However, nung ako po yung nakapagtrabaho, after 10 years of really working hard, no, alam niyo, nothing was changing. I was living the same way I did. Although yung sweldo ko naman medyo malaki.
Kaya lang, alam nyo, after my 10th year, bigla akong na-realize na para pala makaipon ako ng pera, kailangan wala na akong binabayaran utang o kaya wala na akong pangangailangan. And that's a fact. Ano? Talagang sabi ko, hindi ako makakapag-ipon ng pera hanggat meron akong pangangailangan. So, dati, ugali ko mag-ipon-ipon ng pera, pero after about 1 week, ubos na lahat yan. So, nakakatawa eh, no? Pero totoo po yun. Ano? So, ano ba nakita ko sa DXN? Bakit ako sumali? Bakit ako nakasali dito? Eh, wala naman akong pera. No? Alam nyo, ang pinaka-importante lang pala talaga, yung realization ko, is dapat makinig lang tayo. No? So, yung mga first-timers ngayon, especially yung hindi pa kasama dito sa DXN, no? Tanggalin po natin muna yung mga inhibitions natin. Tanggalin po natin yung ating mga duda. Kasi yan po yung rason kung bakit ako hindi umasenso kaagad yung duda. No? When I see an opportunity, I inhibit myself because ang iniisip ko, kaya sinasabi ng tao to, kaya inimbita ako dito kasi baka pagkakitaan lang niya ako ng pera o baka maisahan ako. Kaya lang, na-realize ko later on in life, paano ako pagkakakitaan ng pera ng ibang tao, eh wala naman talaga akong pera. So, nung na-realize ko na medyo natawa ako, sabi ko, nga, no, wala naman akong pera. Bakit ako nag-iisip na pagkakakitaan ako ng ibang tao ng pera, eh wala naman akong pera. So, sabi ko, totoo pala yun, dapat pakinig lang. So, I listened and I realized na ito palang negosyong ito, itong DXN. Ang galing, eh, no? Bakit? Iba naman yung pagkakwento sa akin itong negosyong ito. Kaya lang, eto yung pagkakaintindi ko. So, yung isi-share ko po sa inyo within the next 30 or 40 minutes is yung understanding ko what this business is about. No? So, habang nagsasalita yung speaker, kinonsolidate ko yung mga sinasabi niya at na-realize ko na itong negosyong ito, kayang-kaya ko pong gawin. Bakit? Dalawa lang daw ang gagawin ko. There are only 2 steps na dapat kong gawin dito para mag-succeed ako dito. Para mag-succeed ako financially. No? And honestly, kaya po ako sumali dito dahil gusto ko pong kumita ng pera. Hindi po ako sumali dito dahil sa produkto. No? Tatapating ko na kayo. I never joined because of the products. I joined because I wanted to earn a lot of money. Kaya lang, after 20 years, kung hindi naman po maganda yung produkto, siguro wala na rin ako dito. So, products are really working. No? I-share ko sa inyo mamaya. Now, maganda ngayon ganito. Ito po yung first step, sabi nila. Ang una ko daw gawin, ito, no? Ayan, no? Step 1, mag-avail daw ako ng discount card ng DXN. Pagkatapos, dito daw ako bumili ng groceries sa DXN grocery store. Alam niyo nung na-realize, sabi ko, bakit ko gagawin yan? No? Why do I have to avail of DXN's discount card? Tapos, sa DXN grocery store ako bibili. Bakit? Alam niyo, habang nakikinig ako, na-realize ko, dapat ko palang gawin. Bakit? Tingnan niyo. Mga kapatid, kung mag-avail daw po ako ng discount card ng DXN, at dito ako mag-grocery, meron daw po akong rebates at meron po daw akong discounts. Ano? Uy, sandali, erasing ko muna to. Kasi medyo merong nalagay dito. Yan. Okay. Ayan. So, okay. Ayan. Magkakaroon daw po ako ng discounts. Tapos meron akong rebates. Alam nyo, ang tagal ko pong bumibili sa SM, tagal kong bumibili sa Kaisano. Alam nyo, yung kanila pong SM Advantage Card, wala naman po akong yung significant discounts except kung merong sale at wala po akong rebates. Ano? Wala po akong rebates. So sabi ko, itong general idea of availing DXN's discount card and buying my grocery items from DXN grocery stores made sense to me. Sabi ko, okay yun. At least may babalik sa akin. No? Magkano yung discount? Alam niyo, yung discount po is 15 to 25%. Nung nakita ko po yung discount, 15 to 25%. Medyo na-excite po. Kasi saan ka makakita ng grocery store na nagbibigay ng ganung kalaking discount? No? And yung mga rebates, no? Malaki po eh. No? Malaki yung rebates. No? So,
sabi ko, doable. Medyo may sense yung sinabi. Okay. Pangalawa naman, yung step two, turuan ko daw yung ibang gawin yung step one. Sabi ko, kaya ko naman sigurong gawin yun. Kumbinsihin o kausapin ko yung aking mga kapatid, o kausapin ko yung aking mga kabarkada, yung mga kaibigan, kausapin ko na mag-avail rin ng discount card ng DXN, tapos dito rin mag-grocery. No? So para sa akin, the principle was so easy, no, to understand. Pero I'd like to guarantee you na nothing in this world is easy. Lahat naman po ng ginagawa ko, no, lahat ng nagawa ko, dumaan po ako sa hirap. No? And yun po yung maganda doon, kasi pag dumaan sa hirap, yung pag nagwagi ka, no, if you succeed, ang sarap po nung pakiramdam pag nasisavor mo yung success mo. So, para sa akin po, DXN is just a grocery store. Ah, nakalimutan ko palang sabihin sa inyo, no? Ito pala, bakit ko kailangan gawin yung step 2? Ang rason po is, kung makukumbinsi ko po yung mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko, mga classmates ko na mag-avail ng discount card ng DXN at dito mag-grocery, magkakaroon daw po ako ng commission, no? Magkakaroon ako ng commission every time they buy their groceries from here. At pag dumami daw sila, pwede daw mag-enjoy ng rewards. Pwede daw mag-enjoy ng rewards katulad ng maka-travel ng libre approved. Alam niyo yung asawa ko po, napakahilig po sa libreng travel. Ano? Hindi naman libreng travel. Yung napakahilig po niyang mag-travel. Ano? Kaya lang mga ko po yung empleyado, na-limit po yung travel namin within Mindanao kasi mahal po magbakasyon-bakasyon. Eh. Alam niyo, nung nag-retire po ako bilang empleyado, nagkaroon po ako ng yung separation pay, no? Mga 800,000 pesos. So, nag-decide po kami pumunta sa Disneyland sa California. Kaya lang, nagulat ako, pamasahe pa lang 200,000. So, going abroad to enjoy a vacation was a remote idea for me. Kasi sabi ko, hindi practical eh. Hindi practical. So, na-limit lang yung aming travel-travel sa Mindanao. What a sad story before. Kaya lang, meron DXN eh. So, para sa akin po, yung DXN is just a grocery store. No? Isa lang po siyang grocery store na pag meron daw akong discount card, marami daw akong privileges. Kasi yung discount card po is also a privilege card. No? Didiscuss natin mama, yung privileges. Pero one of the best privileges that I enjoy is yung 15 to 25% cash discount sa lahat ng grocery items lifetime. Ang dami kong cards. Ano? Meron po akong Robinson's card. Meron akong suki card ng Mercury Drug, meron akong Gaisano card, katakot-takot, ang kapal nga nung aking pitaka eh, dahil sa cards eh. Kaya lang, nothing beats yung 15 to 25% discount, ano? Lifetime. No, so, mga kapatid, ito pong DXN Grocery Store was a very good idea for me. No? Dito lang ako mag-grocery. Total, whether I like it or not, bibili rin naman ako ng mga groceries eh. So, talking about that, no? Tinignan ko kagad yung produkto. Kasi sabi ko, itong prinsipyong ito, kahit nagawin ko yung step 1 and step 2, pero kung hindi ko naman ginagamit yung produkto, this principle will go to waste. No, hindi. Magiging useless yung principle. So, tiningnan ko yung mga produkto. At nagulat ako. Ang una kong nagustuhan produkto dito, etong kape. Meron kasi kaming kape, no? Yung Lingsi 3-in-1 Coffee. Sabi nung nagpe-present sa akin, eto daw Lingsi Coffee, pag ako daw uminom nito, no? Hindi daw ako basta-basta mahahawa sa sakit, matagal daw ako mapagod, gaganda daw yung aking balat, tapos kikita daw ako ng pera. No? Yun yung mga sinabi sa akin, gaganda aking balat, bata daw yung itsura ko, matagal daw mapagod, hindi daw ako basta-basta mahahawa sa sakit. Alam niyo yung pumasok po sa utak ko nung sinasabi niya sa akin ito, was just one thing. Sabi ko sa sarili ko, kaya mo sinasabi yan. Kasi pag bumili ako ng kape mo, kikita ka ng pera. Yung parating nasa utak ko eh. No? Alam niyo, ako po yung taong ayaw maisahan. Ayaw ko pong napapagsamantalahan. So, lahat ng sinasabi niya, no, baliwala sa akin. Kasi akala ko nga, kaya lang niya sinasabi, dahil gusto niyang kumita ng pera. So, alam niyo, takot po ako mabentahan. Ano? Tulad niyo, takot rin ako mabentahan. So, habang nagpe-present siya, bigla ko siyang siningitan at sinabi ko, meron ka bang sample dyan? Alam niyo, sabi niya, meron pa akong isang sachet. Sabi ko, papainom mo ba sa akin?
Sabi niya, yes. So alam niyo nung, alam niyo, natandaan ko, nagpakulo siya ng tubig. Meron siya parang yung maliit na, yung parang percolator na nakasaksak. No? Nagpakulo siya ng tubig. Tapos binuhos niya yung isang sachet. Ano? Alam niyo nung binuhos niya yung laman ng sachet doon sa tasa, bangong-bango po ako. Alam niyo, mahilig po ako sa kape. So nung naamoy ko yung kape, sabi ko, sarap nito. So nung pinainom po niya sa akin, honestly, hindi ko po nagustuhan ng lasa. Bakit? Ang paborito ko pong kape, black coffee. Eh, ang pinainom po niya sa akin, 3-in-1. So, nung nalasahan ko po, medyo nandiri pa nga ako. Sabi ko, ang klaseng kape ito, matamis, medyo may creamer, ayoko ng lasa. Tapos, tinanong ko ngayon, tinanong ko, magkano ba isang sachet nito? Alam nyo, nung sinabi po nung nagpipresent sa akin na yung isang sachet ng Lingsy Coffee was 20 pesos, yan po yung nangyari sa akin. Yan yung naging itsura ko. Sabi ko, ang mahal naman itong kape na to. Sabi ko, anong klaseng kape to? Honestly, mas mahal po siya doon sa binibili kong kape. No, itago na lang po natin sa pangalang Nescafe. No? Kasi 7 pesos po during that time ang bili ko noon. While this one was about 20 pesos already. So sabi ko, ang mahal naman, times 3. Kaya lang ang tanong ko sa inyo, kung hindi ko gusto ang lasa nito, at lalo namang hindi ko gusto yung presyo nitong kape na to, bakit ito yung paborito kong kape ngayon? Alam nyo, hindi nyo po ako mapapainom ng kahit na anong kape ngayon. Ito lang yung iniinom ko. Ano po yung rason? Alam nyo, hindi ko po nakita yung presyo. Hindi ko po nakita yung lasa. Ang nakita ko lang po, pag-asa na mabago ko yung buhay ko. At ito po yung one thing sure na sasabihin ko sa inyo. Kung pag-asa po ang makikita nyo dito pagkatapos ng aking presentation, pag-asa yung makikita nyo, pag-asang mabago yung buhay natin. At gagawin natin yung ipagagawa ko sa inyo. Sigurado kung pwedeng magbago yung ating buhay. Kasi nangyari po sa akin. Eh, no? Talagang nangyari sa akin. And right now, I know that you can definitely feel how passionate I am sharing to you this business. Excited po ako because of the possibilities that can happen to you. Now, alam nyo, hindi lang po coffee yung nakita ko dito. No? Bakit ba ako na-excite sa coffee? Kasi mahilig po ako sa statistics. Alam nyo, nag-research po ako, nalaman ko na 9 out of 10 Filipinos drink coffee every day. So sabi ko, with this statistics, sabi ko, this is a huge business. Pero nyo, sa 10 taong kakausapin ko, isa lang yung hindi nagkakape. Sabi ko, okay to. At hindi ako mahihirapang inegosyo to dahil kape. Hindi ko na kailangan explain. No? So sabi ko, ang galing naman ito. So tinignan ko yung ibang mga produkto. Alam nyo mga kapatid, meron rin tayong maraming beverages. So, ang dami po nating beverages. No? Meron po tayong black coffee, meron po tayong chocolate drink, meron po tayong juice. Ang dami po natin, ano? Mga beverages dyan. No? Ang pinaka-paborito ko po, yung Lingsy 3-in-1 coffee. Ano pa mga kapatid? Meron po tayong personal care products. No? Like yung mga shampoo, meron po tayong baby oil, meron po tayong massage oil, meron po tayong sabon. Pero ang produkto ko pong paborito, ito. Number 2 kong paboritong produkto, ito, sabon. Bakit paborito ko itong sabon na to? Kasi ginagamit ko po to for 20 years. No, alam niyo po, kung makikita niyo po yung aking mga classmates, na makikita niyo po talaga very glaring yung difference namin in terms of appearance. No, alam niyo, gustong-gusto ko itong sabon ito kasi ginagamit ko to for 20 years. Ang una ko napansin, ang tipid niyang gamitin kasi ang tagal niya matunaw eh. No, ang tipid niyang gamitin. It will last, no? Huwag niyo lang ibabad sa tubig. Pangalawa, ang galing po niyang pampakinis sa mukha, no? Alam niyo, ako po yung taong napakatamad po mag-apply ng kung ano-ano diyan, no? Yung mga astringents. Tamad po ako niyan, tamad po ako maglagay ng lotion. Pero I've been using this soap for the past 20 years of my life and I'm so satisfied with the way I appear, no? Especially my face, ano? Tsaka yung balat ko po, no? Talagang satisfied po ako masyado dyan. At ang good news ko po sa inyo, yung presyo niya, no, comparable po dun sa high-end papaya soap. So sabi ko, bakit ako bibili ng papaya soap at pampakinis sa mukha ko, papawala ng wrinkles, no, mag-prevent ng mga pimples? Well, ito,
natural, matipid na, kikita pa ako ng pera. Di ba? So mga kapatid, tingnan nyo ha, ang difference yung itsura ko noon at ngayon. Gusto nyo ba makita? Sigurado naman kung gusto nyo makita. Ito po yung itsura ko dati. Kita nyo naman ang diferensya, di ba? Oh, ang layo naman siguro, di ba? So para hindi mo po maging ganito yung itsura natin, gumamit po tayo ng ating sabon. Ano po maganda mga kapatid? No? Meron pa ako isang paboritong personal care product. Ito pong aming toothpaste. Itong toothpaste na ito, I've been using for 20 years also. Kaya lang, honestly, nung una ko pong nakita yung laman nito, nung una ko nakita itong toothpaste ito, ayaw ko siyang gamitin. Unang-una, ang pangit ng itsura ng packaging. Tingnan nyo naman yung packaging. Ang layo dyan, dun sa ginagamit kong Colgate na paborito ko. Colgate kasi user ako eh. And nothing, nobody can persuade me to use any other toothpaste, no? Because I've been so used to it. No, kasi sanay na ako itong gumamit ng Colgate na yun. Nung inintroduce sa akin ito, yung itsura pa lang, ayoko na. Tapos nung binuksan ko, nakita ko yung kulay po ng toothpaste, beige, ano? Weird po yung kulay. Kasi ginagamit ko po, puti. Ito po, beige, ano? Kaya lang, ang nagustuhan ko po dito, nung una ko siyang ginamit, anghang na anghang ako kasi puno yung aking toothpaste, yung aking toothbrush, pinuno ko siya like I do when I use Colgate. Ano? Pinuno ko. Alam niyo mga kapatid, nung napansin ko, hindi ko kaya yung anghang. Kaya lang, pagkatapos ko pong magsipilyo, ang pakiramdam ko parang ang linis ng aking ngipin. Ano? Alam niyo, pag ginanon niyo yung inyong ngipin, pagkatapos, alam niyo kasi pag ako, pagkatapos ko pong magsipilyo, ginaganon ko ng dila ko yung aking ngipin. Kaya ginaganyan ko. Ano? Alam niyo, naramdaman ko pong napaka-linis ng ngipin ko. So, honestly, hindi ko po nakayanan yung anghang. So, ang ginawa ko, ni-reduce ko to 1/2. Maanghang pa rin. Until nakita ko na napaka-konti lang pala ng kailangan mong ilagay. No? About 1/2 the size of a peanut. Okay, yung pea. No? Alam niyo yung pea? No? Yung green peas? Isang piraso. No? Ganun kadami lang sa toothbrush. No? Talagang napakalinis na nung ngipin. No? At ang kung kayo nagsiscrape ng dila at nagfo-floss po kayo nightly, kinabukasan pag-gising, ano ang napansin ko, wala po akong bad breath. No? Kasi ang napansin ko po doon sa dati kong toothpaste na ginagamit, pag-gising ko sa umaga, panis po yung aking laway. Ito po, hindi na papanis yung laway ko. At ang good news ko po sa inyo, ginagamit po ito ng aking mga anak for more than 20 years. Ah, mga 20 years na pala, sorry. 20 years. No? At tingnan nyo naman, babalik ko po yung picture ng aking pamilya. Tingnan nyo yung ngiti namin. Hindi nyo ba napansin na yung aming mga ngipin ay napakaganda? Yung dalawa po naming anak, no? Ito si AJ at saka si Kara, wala pong bulok ng ngipin yan. Pero nyo, nagulat po ako, yung dentista namin nagsabi sa akin, Oster, alam mo ba na yung anak mo, yung dalawang anak mo, walang bulok ng ngipin kahit na isa. And that's when I realized that this toothpaste, itong Ganoshi toothpaste is so good. No? Kaya kung kayo nagsisipilyo, palitan po natin yung toothpaste. At pag tinignan po natin yung unit price ng toothpaste, medyo mas mahal po siya. No? Kaya lang, dahil konti lang yung nilalagay, mas mura po siyang gamitin compared po dun sa Colgate na ginagamit ko dati. I could not compare to any other toothpaste because I have not used any other toothpaste except Colgate. No? Pero pag kinumpare po natin sa Colgate, mas matipid po siyang gamitin. No? Ano pa po yung mga produkto ng DXN Grocery Store? Meron po tayong cosmetics. No? So para sa mga kababaihan, meron po tayong lipstick na wala pong tawag dito, wala pong pork fat, no? Yung lard, no? Wala pong pork fat yan. So safe po ito para sa mga Muslim sisters and brothers natin. Meron po tayong lotion, meron po tayong tawag dito, moisturizer, may facial cleanser po tayo, may facial scrub, may moisturizer, may night cream, may deep. So marami po tayong mga cosmetics. Kaya lang, hindi ko po experience yan. Kaya wala akong masishare sa inyo. Hindi po akong magamit ng lipsticks eh. No? Ano ba? Meron po tayong vitamins and supplements. No? Marami po tayong vitamins. No? Lalo na ngayong, kailangan po natin to. Lalo na po ngayong merong COVID-19 pandemic. Ano? Alam nyo, ito po yung paborito kong vitamin preparation. Ito po, RG and GL. No? Isang pares po nito ang iniinom ko araw-araw. At ang maganda po dito, mas maganda po ito kaysa yung ordinary vitamins na nabibili sa supermarket or sa drugstores. Bakit? Ito po, more than 400 active elements. No, kung alam po ninyo, familiar po kayo doon sa sentro, meron po siyang 26 elements. No? Bakit 26 lang? Kasi it's not natural. Ito po, natural product po ito. Kaya ang maganda po dito mga kapatid, no?
maganda po dito, pag uminom po tayo ng isang pares ito, halos lahat po ng kailangan ng katawan natin na nutritional elements na ibibigay na po niya. Kaya kung gusto natin magpapayat, kung gusto natin magpapayat, uminom po tayo ng isang pear nito. 1 hour before eating, papayat po tayo. Kasi pagkatapos po ng pagkatapos po natin mag-take ng RGGL capsules, ano, mabubusog po tayo niya. So after about an hour, wala na po tayong ganang kumain. So eventually, papayat tayo. Pero hindi po tayo magiging malnourished. Yun po yung maganda. At ang cost po ng isang pear ng RGGL is only about 21 or 22 pesos. Ano. Mas mura pa po kaysa Pharmaton. No, so, nung nakita ko to, sabi ko, okay na. Ito na yung gagamitin ko vitamin. So, I've been using this for more than 20 years now. No? And, ang good news ko po sa inyo, I'm perfectly healthy. No? Ewan ko lang kung genetic ito, pero, kasi, baka sabihin nyo, kaya mo lang sinasabi, Ostler yan. Dahil pag bumili kami, kikita ka ng pera. Eh. Pero hindi po, no? Hindi ko po ginagarantee ang gagana sa inyo to. I don't know if it's my genetics, no? Ito pong genetic composition ng katawan ko. I'm perfectly healthy. Alam nyo, more than 12 years na poong hindi sumasakit yung ulo ko. Imagine niyo, more than 12 years. No? At ito lang po yung ininom ko. No? I can run for 1 hour without stopping. Kanina umaga po, tumakbo ako ng isang oras. Ang dami pong mas bata sa akin kanina, ipagsabayan sa akin mag-jogging. Pero parang mga kurbata po yung dila nila kanina, sabay sa akin. Ano? So, ito po, increase my stamina. Ang sarap po ng tulog ko dahil dito. Maganda po yung aking balat dahil dito. No? At bumabata ako araw-araw. Ito po yung gusto-gusto ko dyan. At mura pa. No? Ano pa maganda, mga kapatid? Meron po tayong household products. Ano? Alam nyo, hindi lang po kumpleto yung mga pictures sa household products. Pero ito po, isa-isahin natin. No? Meron po tayong sabong panlaba. Mas mura po yan kaysa Tide. No? Powder. Na maganda po dito, biodegradable siya. No? So, bakit hindi natin palitan yung ating Tide sa bahay? No? Or yung ating Surf? No? Eto, meron po tayong car wash, meron po tayong panglinis ang banyo. No? So, instead of Lysol, ito po yung gamitin natin. This is biodegradable, this is perfectly safe for humans, at ang napaka-safe po nito para sa mga animals. Ano? So, ako, mahilig po ako sa aso. So, pag nililinis ng tawag dito ng mga kulungan, pwede pong gamitin yan. Ano? At ang napansin ko po, pag ito yung ginamit natin na panlinis ng banyo, yung mga ipis po namamatay pag dinaanan na ito. No? Namamatay yung ipis at mga langgam. No? Subukan ninyo. No? Subukan ninyo. Pero ang pinaka-paborito ko po, ito. Itong dishwashing liquid namin. Itong dish clean. Bakit? Kasing mura lang po ito ng Joy. Ano? Kasing mura ng Joy. Mukhang mas mahal lang dahil 1 liter po yung ating size, ano, 1 liter. Kaya lang, pag dinilute nyo sa tubig yan, alam nyo mga kapatid, matipid siya, no? Kasi ako po ang naghuhugas ng plato sa bahay namin. No? Wala po kaming katulong, so ako tigahugas ng plato. At ang maganda po, no? Akala ko dati, ito bago kong discovery, akala ko dati, mahirap tanggalin yung taba, no? At mantika sa kawali o karlero. Yung pala, ang technique is huwag mong ididiin yung sponge mo, no? Huwag mong ididiin yung sponge mo. Mas madaling matanggal yung taba. No, siguro na-discover ko about a week ago lang. So ngayon, pag naguhugas ako ng kaldero, hindi ko na dinidiin yung sponge, mas mabilis matanggal yung mantika, taba ng baka. Madaling matanggal. At ang maganda dito, hindi po natutuyo yung balat ko pag ako naguhugas ng plato. Kasi ang napansin ko dati sa Joy, pag Joy yung ginagamit ko, pagkatapos kong maghugas ng plato, tuyong-tuyo po yung aking balat sa kamay. Ano? Kasi ako, 3 times a day po ang naghugas ng plato. So, natutuyo po yung balat ko sa kamay. So, I need to apply lotion. Kaya lang, with itong dish clean, hindi na po. At na-discovery kung bakit. I discovered na kaya pala hindi matutuyo yung balat ko dito. Kasi meron po siyang tao dito, yung lemon seed oil. Ano? So, subukan po natin. Ano? So, yung mga produkto na nakakita ko, sabi ko, binibili ko na itong mga items na ito. Sabon, kape, chocolate drink for my children, vitamins, tea. Meron po tayong iced tea. Meron po tayong juice. Ang dami nating produkto. Eh, no? Pwede niyong puntahan yung ating website. Ano? Makikita niyo lahat ng produkto doon. So ang tanong ko na lang, bakit papalitan ko yung mga nakasanayan ko ng produkto sa DXN products? Bakit kailangan ko palitan? Bakit ko kailangan palitan yung aking Tide, for example? Bakit ko kailangan palitan yung aking Nescafe, for example? Alam nyo, na-realize ko,
na kung hindi ko gagawin, ano, kanyari, hindi ko gawin yung step one, hindi ako mag-avail ng discount card ng DXN at hindi ako mag-grocery sa DXN grocery stores. Alam nyo, talo po ako, lugi ako. Bakit? Whether I like it or not, bibili po ako ng dishwashing liquid. Whether I like it or not, maliligo po ako araw-araw, gagamit po ako ng shampoo at sabon. Whether I like it or not, every time I have breakfast, umiinom po ako ng isang tasang kape. So, the business principle or the business idea was so good to me. Sabi ko, okay ito, papalitan ko, I will do step one. No? At gagawin ko yung step two. Kukumbinsin ko yung mga kaibigan ko, gawin yung step one. Mag-avail ng DXN discount card at dito mag-grocery. No? At ang maganda pa dito, na-realize ko, na yung mga produkto pala ng DXN, tatalunin. Tatalunin yung mga ordinary products na ginagamit ko dati. Bakit? Gawa po ito ng isang kumpanya na dedicated to quality. No? Ito pong DXN International Private Limited. No? Ang may-ari po nito, si Dr. Lim Shojin, isa po siyang engineer, katulad ko, at kaibigan ko po siya. No? At napakatagal ko na po siyang kaibigan. Napakatagal ko na siyang kaibigan. No? More than 20 years na. And I have seen this man develop into a human being, I should say. Talagang napaka-low profile nito, napaka-humble, pero napaka-yaman po. Isa po siyang bilyonaryo. At ang kanyang business ethic is so clear to me because ang nagustuhan ko talaga sa negosyong ito is yung honesty. Napaka-honest po nitong taong ito. No? At ang maganda pa po, ang nagustuhan ko dito, etong DXN po ang nagtatanim ng raw materials. Tayo po yung nagmamanufacture ng mga produkto at tayo po yung nagdi-distribute. So, parang lahat po nung kailangan gawin sa production ng isang produkto, tayo po lahat. Kaya nga meron pong control yung kumpanya pagdating sa presyo at meron pong control yung kumpanya pagdating sa quality ng products. So sabi ko sa sarili ko, bahala na yung itsura ng packaging. Wala akong pakialam doon. Basta ang importante sa akin yung laman okay, yung quality okay, at yung presyo. Medyo naiintindihan ko kung bakit ganun yung presyo niya. So sabi ko, okay para sa akin tungo pa niya na to. Pero ang nagustuhan ko pa, doon sa mga produkto ito, meron siyang special ingredient. Halos lahat po ng produkto ng DX, meron special ingredient. At tawag po namin, Ganoderma lucidum, ito po. Alam niyo po, nung nakita ko itong picture na to, sabi ko, doon sa represent sa akin, sabi ko, ano yan? Sabi niya, Ganoderma. Sabi ko, ano yung Ganoderma? Sabi niya sa akin, Osler mushroom yan. Alam niyo, nung sinabi po niya sa akin, mushroom, ito. At ito yung laman ng kape na iniinom ko. Kasi nung nag-umpisa po ako, kape lang yung ginagamit kong produkto. Mga kapatid, na-realize ko na, sabi ko, hindi, baka lason ito. Sabi ko, baka lason ito kasi hindi ganito yung pagkakakilala ko kung ano yung mushroom. Hindi naman ganito yung pagkakakilala ko sa mushroom. Ang alam kong mushroom, gray ang kulay. Gray at saka puti ang kulay. Ano? Excuse me. Anyway, maganda. Instead na magduda-duda, ang ginawa ko, pinag-aralan ko na lang kung ano ba talaga itong Ganoderma na ito. Sabi ko, ano ba to? So nag-research po ako sa internet, sinaga ko, at nalaman kong matagal na palang ginagamit ito. Matagal lang ginagamit ng ancient Chinese emperors. Ano? At kung makikita nyo po dyan sa screen, eto po yung mga gamit niya. No? Ayan o. No? Ipapahaba daw siya ng buhay, ng tao, nagpapabata daw. No? So marami siyang gamit. Ano? Kaya lang, ano ba nangyari sa akin pag itas kong gamitin ito? Alam niyo may problema po ako. No? I can talk about Ganoderma for hours, ano? And not stopping about what I've learned about what this mushroom is all about. Kaya lang, ito po yung personal experience ko. Meron po akong problema dati. Alam niyo, pag ako po nakaamoy ng usok ng sigarilyo, pag ako po nakaamoy ng ipis, pag ako po nakaamoy ng gas o gasolina, nagkakaproblema po ako. Bakit? Mangangati po yung aking mata. Magsisimula po sa mata yan, makating-makati, tapos mamumula yan. Tapos magsisimula pong tumulo yung aking luha, kasabay po yung aking sipon. At bahing po ako ng bahing. No? Pagkatapos ko pong maligo sa umaga, nangyayari po sa akin yan. So imagine niyo mga kapatid, every time after I take a bath, pagkatapos ko pong maligo, meron akong atake yan mga 30 minutes. And it has been tormenting me for so many years.
Pero yun, every time na maligo ako, may atake mo. So sabi ng kaibigan ko, Osler, subukan mo kaya itong kape. Naisip ko naman, wala naman siguro mawawala sa akin kung susubukan ko kasi halos lahat ng nireseta ng doktor, sinubukan ko na. Sumubok po ako ng mga nasal sprays, uminom po ako ng mga steroidal drugs. Wala pong nangyari sa akin. Sinubukan ko pong ipabumba yung aking ilong every week. Wala pong nangyari sa akin. And I kept on suffering until I tried this coffee. Alam nyo, sabi ko, sige nga, subukan ko. So uminom po ako nitong Lingzi coffee araw-araw. One cup a day. Alam nyo, after 3 weeks of drinking one cup a day, hindi ko napansin tatlong araw na dumaan. 3 days na pala dumadaan. Pagkatapos kong maligo, wala po akong atake. And I can still remember how good it felt. No? Ganun mo, tatlong araw sunod-sunod, wala akong atake. And it has been 20 years now. 20 years na po. No? Mabilang ko na lang sa aking mga daliri yung aking mga atake. My God, no, ngayon totally gone yung aking atake. Alam niyo kung bakit? Meron pa ako isang na-discovery na nagkukos ng atake ko, yung manok. No? Tinanggal ko po yung manok sa kinakain ko. Alam niyo mga kapatid, wala na po akong atake. Ngayon, zero. So I'd like to praise God, no, because I've been taking DXN products for more than 20 years. Alam niyo mga kapatid, nag-i-enjoy po ako ngayon sa aking kalusugan. And hindi ko naman sinasabi sa inyong gagana sa inyo kasi magkakaiba po tayo. Kaya lang, kung meron po kayong kondisyon, ano, meron po kayong nararamdaman, o matagal lang po kayo nagtitiis dyan sa karamdaman nyo, bakit hindi po ninyo subukan ito? Bakit hindi nyo subukan? No? So ako sinubukan ko, kaya nga, kung gusto nyo makita ko ng ano nangyari sa akin, alam nyo mga kapatid, I'm already 58 years old. 58 na po yung edad ko. Pero nyo, I can run for 1 hour without stopping. I can swim for 1 hour without stopping. Nakakaakyat pa po ako sa bundok. I can do extreme sports. No, nakakaakyat pa po ako sa bundok. Tinatalo ko po yung mga bata sa pag-akyat sa bundok. And wala naman po akong ibang ginawa kung hindi matulog ng tama, kumain ng sakto. No? At dinagdag ko po yung mga produkto ng DXN sa aking diet. And alam niyo mga kapatid, no, pag na if we can meet, no, pag nagkita po tayo, you will definitely know what I'm talking about. So why don't you try them? Yun lang po masasabi ko sa inyo, why don't you try them? So ako po sold out tao sa produkto. Sabi ko, wow, ganda ng produkto. Ang hindi ko na lang maintindihan, bakit ako nalulugi pag bumibili ako sa supermarket? So pinag-aralan ko na naman uli yung marketing style ng mga supermarkets. Ano? Alam niyo, ganito pala. Kaya pala ako nalulugi ganito. Pag ako nagbayad ng 100 pesos sa SM, ang binabayad ko lang pala talaga is 40% or 40 pesos. And that will cover for the manufacturing cost, no? Yung manufacturing cost ng produkto. Kunyari, 100 pesos ang isang tube ng toothpaste. Pag nagbayad ako ng 100, 40 pesos babalik dun sa may-ari ng sa manufacturer ng toothpaste, no? Para mabawi niya yung gastos niya at para may tubo siya. So 40% yun ang binayaran ko. Tapos ito yung glaring para sa akin. Ito yung nakakatawa. Yung 60% pala nung binabayad ko or 60 pesos of the 100 pesos I paid, pumupunta pala sa marketing, distribution, and advertising. Na-realize ko na ang laki pala ng ginagastos ng isang kumpanya pagdating dito sa aspect na to. Marketing, distribution, and advertising. Bilhin nyo, for every 10 pesos I spend sa SM, nalulugi po ako ng 6 pesos. What if ang ginagastos ko 10,000? I am losing 6,000 pesos every month. Mga kapatid, ako yung taong ayaw na nalulugi. Ewan ko lang kayo, ha? Pero ako po, ayaw ko po talagang nawawala ng pera. Ayaw ko naiisahan. Ayaw ko nalulugi. So anong ginawa ko? Pinag-aralan ko po yung sistema ng DXN. At nakita ko pareho rin naman pala. Pag ako po gumastos 1,000 pesos sa DXN para sa akin, shampoo, toothpaste, kape, sabon, vitamins, ang binabayad ko lang rin 400 para dun sa cost of manufacturing. Yung 400 po, babalik pala dun sa may-ari kay Dr. Lim. Pero maganda dun, kasama na yung tubo niya. Happy na siya dun. Kaya lang, eto yung maganda.
yung nawawala dati sa aking 60% or 600 pesos, binabalik pala sa akin. Binabalik sa akin. Paano binabalik? Alam niyo mga kapatid, yung binabalik po sa akin in terms of my discounts. No? Kaya pala merong 15 to 25% discount. Pasok yan dyan. No? Meron po tayong bonus points. Meron po tayong, no? Ito, meron po tayong travel points. Meron po tayong profit sharing points. At meron po tayong international bonus points. Yan po ang bumabalik sa akin. Sabi ko, wow, maganda. Pero nagtanong ako ngayon, ano ba yung points? Ano tong points na to? Kasi hindi ka naman susuklian eh. Pag nagbayad ako ng 1,000, hindi naman ako susuklian ng DXN ng 600 eh. So, paano ibabalik sa akin yun? Ibabalik pala sa akin yun through points. Kasi lahat po ng produkto ng DXN na pinakita ko sa inyo, yung shampoo, toothpaste, vitamin, sabon panlaba, no, yung panlinis ng banyo, panlinis, panghugas ng plato, yung juice, yung tsaa, yung lipstick, yung lotion, meron, yung baby oil, meron po lahat ng points yan, may equivalent points. At ang maganda po, ang sabi sa akin, tuwing makakaipon daw po ako, tandaan nyo ito ha, tuwing makakaipon daw ako ng 1,000 points sa loob ng isang buwan, no, pag nakaipon ako from the first day of the month to the last day of the month, 1,000 points, meron daw po akong cash rebates. Sabi ko, wow, ang galing nun, 1,000 points. So, ang tanong ko, magkano yung 1,000 points? Pag-uusapan po natin mamaya yan. No? Now, maganda, yung points hindi nawawala. At maganda yon dahil yung points pala ginagamit para ma-promote ako. So, ang maganda doon, ganito. Dahil hindi nawawala ang points, at dito ako nag-grocery, maiipon lang na maiipon yan, mapopromote ako ng mapopromote, lalaki yung aking kita. No? So, magiging mura yung produkto. So, sabi ko, wow, ang galing ng concept na yon. Habang tumatagal pa ako gumagamit ng produkto ng DXN, eh, nagiging mura pa. Baliktad yata. Baliktad pag sa SM. Ano? Habang tumatagal, dahil may inflation rate, nagiging mahal yung produkto. So, sabi ko, wow, galing na konsepto. No? So, sabi ko, paano kumita dyan? So, sabi niya, Osler, first month, no? Gagawin mo, tandaan mo lang ha, step one, step two. Okay. So, sabi niya sa akin, Osler, ang una mong gawin, mag-avail ka ng discount card. Step one eh. Mag-avail ka ng discount card, tapos dito ka mag-grocery. Sabi ko, kaya kong gawin yan. Pangalawa mong gawin, mag-step two ka. Mag-imbita ka ng tatlong kaibigan na mag-avail rin ng discount card at sa DXN rin mag-grocery. Sabi ko, kaya ko rin yan. Tapos lahat kayo mag-grocery ng tig 1,000 points. Sabi ko, bakit 1,000 points? Sabi niya, Osler, para magkaroon ng rason yung DXN na bigyan ka ng komisyon at saka rebates. Kasi kung hindi ka gagamit ng produkto, paano ka bibigyan ng komisyon? Sabi ko, nga, no? At para mapuwersa kang dito mag-grocery. Sabi ko, nga, no? That makes sense. So sabi ko, I will make DXN my supermarket, my grocery store. So pag naka 1,000 points ako at yung tatlong na imbita ko, naka 1,000 points rin, meron daw akong kitang 200 pesos. Sabi ko, wow, ang liit naman, 200 pesos. Kaya lang na-realize ko na hindi pala ito maliit. Bakit? Kasi nung bumibili po ako sa Gaysano at saka sa SM, wala namang bumabalik sa akin kahit a piso. Eh. So sabi ko, dito may bumalik na. So sabi ko, totoo pala yung sinabi sa akin. Pag dito ako nag-grocery at naka 1,000 points ako, may babalik na rebates. At pag nakaimbita ako ng tao, meron akong komisyon. Sabi ko, wow, maganda. Tapos, inalam ko ngayon magkano yung 1,000 points. Nalaman ko, na-discover ko na 1,000 points pala is mga 2,800 pesos. Sabi ko, mga 2,800. Oh. Lagyan lang natin 3,000. Ano, mga 3,000 pesos. Sabi ko, ang mahal naman. Kaya lang sabi ko, magkano ba yung ginagastos ko buwan-buwan sa groceries ko? So, ang ginawa ko po, hindi muna ako nagreklamong mahal. Ginawa ko, kinuwenta ko po muna kung magkano yung ginagastos ko sa shampoo, toothpaste, vitamins ng mga anak ko, chocolate drink nila, shampoo, sabong panlaban. Kinuwenta ko lahat at nagulat po ako. Ang ginagastos po namin, mga 2,500 to 2,800 pesos every month. Ulitin ko ha, yung ginagastos namin bilang pamilya dahil apat kami, mga 2,500 to 2,800 pesos every month. So sabi ko, halos pareho rin pala. At hindi po ako tumigil dyan. Gumawa po tayo ng survey nung year 2000. Ayan o. Nalaman po natin na yung year 2000 pala,
Yung average Filipino family na 2004 pala, no? 2005 survey. Yung average Filipino family pala na apat ang miyembro, nanay, tatay at dalawang anak, ang minimum na gastos pala buwan-buwan sa pagbili ng shampoo, toothpaste, kape, sabon, mga 2,000 pesos rin pala buwan-buwan. At ang good news ko sa inyo, kailan yan? 2005 pa. Anong taon na ngayon? 2020 na po. 15 years na lumampas. Magkano na yung ginagastos sa ating buwan-buwan? So sabi ko, pareho rin pala. Halos eh. Halos pareho lang rin yung ginagastos ko. So why not buy my groceries from DXL? So ngayon, medyo naliwanagan ako ng gusto. Kasi sabi ko, kung bibili rin ako ng shampoo sa Gaisano, bakit hindi na lang sa DXL? Kikita pa ako. Diba? So sabi ko, the business makes perfect sense. So sa pangalawang buwan, ito daw gawin ko. Mag-imbita daw ako ng tatlong bagong kaibigan. Tapos yung tatlo ko daw ng mga kaibigan na inimbita ng unang buwan, mag-iimbita rin daw ng tatlong tao na mag-avail rin ng discount card at dito mag-grocery. So sabi ko, kaya naman sigurong gawin yan. No? So ganito yung structure. Pag nagawa ko daw yan at lahat nag 1,000 points or mga 2,800 pesos, ilagay lang natin 3,000 pesos sa grocery, buwan-buwan, tikli 3,000. Ang kita ko daw mga 1,500, mga 1,500. Maliit pa rin. Kaya lang, gastos ko po is 3,000. May bumalik na 1,500 sa akin. So magkano na lang yung cost ng grocery ko? Di ba 1,500 na lang rin? Malapit na malibre. So sabi ko dito pala, pag nag-imbita ka ng tao, for as long as maka-imbita ka ng enough tao na gagamit ng produkto, pwedeng maging libre yung grocery. Alam niyo mga kapatid, unang buwan ko pa lang sa DXM, libre na yung groceries ko. Imagine niyo more than 20 years na. 20 years na po ako libre ang grocery. Imagine niyo po kung magkano yung na-save ko for 20 years. See? So sabi ko, mabuti na lang nag-avail ako ng DXM discount card noon. No? At pag nagawa po daw natin yung 5 months yan, on the 3rd month, kikita daw po ako ng gismil. No? Pang 4 na buwan, pag na gaya, tatlo, lahat ng 1,000 points, meron daw akong 50,000. At sa pang 5 buwan ko po, meron daw akong 150,000. Noong nakita ko po nung pwede akong kumita 50,000 in 5 months, sabi ko, susubukan ko to. Sabi ko, wala namang mawawala sa akin, susubukan ko to. I have tried everything. Halos lahat na ng abilidad ko, nagamit ko na, halos lahat ng oportunidad, napasok ko na, wala pong nangyayari sa akin. So why not try this one out? Total, kung mahihirapan lang man rin ako, pareho lang man sigurong hirap ang mangyayari sa akin, so susubukan ko to. Alam nyo, sinubukan ko po. At ang unang cheque ko po dito was 8,000 pesos. Pangalawang cheque ko po, 13,000. Pangatlo, 34,000. Pang-apat po, 46,000. And my fifth check was about 170,000. Imagine ninyo, nilampasan ko po ito. Nilampasan ko. And the rest is history. So ang tanong, pwede bang mangyari? Pwede. Bakit ko nasabing pwede? Kasi nangyari po sa akin eh. And since April po ako, year 2000 sumali. Hanggang ngayon, it has been 20 years. Kumikita po ako every month ng 6 figures. So imagine niyo mga kapatid, no? 20 years na ako kumikita ng 6 figure income. My friends, ito lang, ito example lang po ito. Pero pwede pong mangyari dahil nangyari po sa akin. So tiningnan ko ngayon, kasi alam nyo, engineer po ako, mahilig po ako magkwenta. So tiningnan ko ngayon, bakit tatlo yung kailangan imbitahin? Bakit hindi 100? Bakit hindi isa? Kaya naman pala tatlo yung example, kasi kaya ko daw gawin, kaya kong gawin. Bakit? Ilang linggo ba meron sa isang buwan? Apat. Ilang iimbitahin ko sa isang buwan? Tatlo lang naman eh. So that's an average of one person every week. Sabi ko, hindi naman si... Kaya ko naman sigurong gawin yan. Alam nyo, nung ahente po ako ng gamot, kumukover po ako ng doktor 40 araw-araw. Hindi po ako yumaman. Dito, pag-imbita lang ako ng isang kaibigan linggo-linggo, na gagawin yung ginawa ko, step 1 and step 2, at gagawin yung mag-imbita ng isang tao linggo-linggo, pwede akong kumita ng 150,000 sa loob ng 5 buwan. Sabi ko, susubukan ko ito. Whatever it takes.
ginawa ko po at nangyari po sa akin. At ang promise ko po sa inyo, kung nangyari po sa akin, pwede mangyari sa inyo. No? Now, ang maganda nito, kaya ba yung 1,000 points? Kasi baka sabihin nyo, baka hindi kaya yung 1,000 points. Kasi alam nyo, nung nagsimula po ako, wala po akong pera talaga. No? Wala po akong trabaho. At mahirap po sa akin yung bumili ng pagkain. Ano? Dahil wala po akong trabaho. So, sabi ko, kaya ko kaya yung 1,000 points sa isang buwan kung magbibenta-benta lang ako. Alam nyo, kinuwenta ko po dahil pong 118 points per bag. Yung Lingsi 3-in-1 Coffee. Alam nyo, nakita ko po na yung 1,000 points po, kailangan ko lang magbenta ng 6 na sachet araw-araw. Kailangan ko magbenta ng 6 na sachet araw-araw. Sabi ko, sa gamit ko palang, ubos na yan. Hindi pa kasama yung shampoo, toothpaste, sabon. So sabi ko, kahit na mas mahal ang produkto ng DXN ng mga 300 to 500 pesos a month, titiis ko yan kahit na 10 years. Bibilihin ko yan monthly, mas mahal, 300 to 500. Even for 10 years, I will do it. Mabago lang po yung buhay ko. So nung nakita ko to, sabi ko, gagawin ko to. Whatever it takes. No? So paano sumali? Paano sumali? Simple lang. Ano? Pagkatapos po ng presentation ko, kung kasama nyo po yung mga taong nag-imbita sa inyo, no, fill upan po ninyo yung application form. Para po doon sa mga baguhan who cannot get out of the house, you can actually register online for free. No? So tanongin nyo lang yung mga taong nag-imbita sa inyo. And then, pay one-time fee. No? Magbayad po tayo ng one-time fee. Magkano? 550 pesos. Para doon sa mga walang pera, ito po yung recommendation ko. No? Bakit ko pinakikita to? Kasi po, nung nagsisimula ako, wala po akong pera. Dito po ako nagsimula. Actually, 20 years ago, it was 350 pesos. Ngayon, 550 pesos na after 20 years. Ang makukuha po natin yung ating brochure. Ayan, oh. Yung brochure natin na naka-leather kit. Alam nyo, marami po mga kumpanya dyan na every month you have to buy brochures. No? Dito sa DXN, you only have to buy one time, 550 pesos. Kaya lang, kung may pera ka naman, hindi ito yung recommendation ko. Bakit? Walang produkto ito eh. So para mas makatipid kayo, dito tayo. No? Kung gusto nyo yung kape, meron po tayo ng 900 yung coffee package po natin, 980 pesos. You get one bag of coffee. Tapos, kaya lang old packaging po ito. No? Hindi po nabago. Meron ka ng one bag of coffee and you get the brochure. No? Pero kung meron ka naman talagang, gusto mo talagang magnegosyo, meron po tayong grocery package na. 3,000 pesos. Ano? Meron po mga produkto yan. Pag binenta nyo, babalik po yung kapital nyo. Meron pa kayong tubo, no? 15 to 25%. Tapos meron kayong rebate dahil naka 1,000 points kayo, may 70 pesos rebate. So, subukan po ninyo ito. No? Yung meron naman mga karamdaman, no? Ito naman yung health pack namin. No? 2,850, naka 1,000 points ka rin yan, you get a 70 peso rebate. No? Ito, 90 capsules po ito. No? So, one pair a day ka lang, after 3 months po pa bago maubos yan. So talagang matipid po ito. No? And still, you get the brochure coming with it. So whatever your choice is, irrespeto po namin yan. So ang pag-usapan po natin ngayon, pumasok kasi sa utak ko. Pagkatapos kong mag-avail ng discount card, ano naman yung makukuha ko? Alam niyo mga kapatid, ito, dito ako na talagang nainganyo. Na-realize ko na it was one of the best decisions I made in my life. Bakit? Isang beses lang po ako nagbayad ng 350 and I'm a lifetime member. No, lifetime member po ako. Never did I pay a single centavo to renew my membership. So ang maganda po dito, lifetime po yung aking membership sa DXN. Ano pa? Pwede po akong mag-imbita. Pwede ko pong gawin yung step 2 sa more than 180 countries worldwide. Imagine niyo, no, yung business opportunity. Alam niyo, meron po kaming kainan dati. Pero yung reach ko po, yung business reach ko was just Davao City. Now ito, nagbayad po ako ng 350 pesos. Ngayon, 550 na. Pero yung makakapag-negosyo po ako online, 180 country worldwide. Actually, more than 190 na. No? So sabi ko, ang galing ng negosyo nito. Ano pa? Wala pong pressure kasi... No, hindi ka po pe-pressure nung nag-imbita sa iyo. Oy, kailangan bumili ka ng isang dump truck na kape. Kasi hindi ka mapopromote na manager dito. Hindi po, wala pong ganun dito. No, kasi hindi po nawawala yung points, no? You get
you get promoted at your own pace and time. So, pressure-free. Yun po yung gusto ko. Hindi ako pinupukpok nung nag-imbita sa akin. No? Magandang maganda. So, I get promoted at my own pace and time. I get to choose. No? Ano pa? Meron travel incentive. No? Meron po tayong one-time travel seminar incentive na pag nakuha po natin, bibigyan po tayo ng 100,000 pesos. One time lang. Kaya lang, ang maganda po, unlimited po yung time to get it. Wala pong time limit. Kaya nagustuhan ko po siya. Ano pa? Meron po tayong cellphone incentive dito. Wala rin pong time limit yung pag-abot. No? Bibigyan po tayo ng 12,500 once we get it. So yung total na makukuha mo is nasigurado kasi walang time limit yung ano, walang time limit yung pag-abot ng requirements, 112,500. Na-realize ko magkano lang yung in-invest ko dito. 550 pesos and sigurado ako kung tatrabahuin ko lang, sigurado ako makukuha ko to. At ang maganda pa, meron pa tayong yearly travel incentives. Yun may mga requirements yun. Magsiset ng requirement yung opisina, pag nakuha mo, makaka-travel kang libre. Alam niyo mga kapatid, because of this feature and this benefit, no, alam niyo, I have traveled, no, me and my wife have traveled to more than 60 countries worldwide. Alam niyo, parang konti lang yung 60 countries. Ano? But I know a lot of you, hindi pa po nakatravel even to one country. At ito pa yung isang giring fact. There are only 197 countries worldwide. And I have traveled more than 60 already. After traveling to 60 countries, I stopped counting. No? Dapat nga ngayon, nasa New Zealand kami. No, dapat nagpumunta kami in Japan. Kaya lang, pinospone namin dahil sa pandemic. Dapat nasa Boracay kami noong April, hindi natuloy. No? And alam nyo, every year po, grabe yung travel namin ng asawa ko. No? Ano pa mga kapatid? Meron tayong monthly profit sharing once you get senior managerial positions. Para ka may-ari ng kumpanya. Every month, meron kang share sa tubo ng may-ari. Pero nyo, that is how generous the company is. Kaya nga hindi ako maalis dito kasi parang may-ari ako ng kumpanya. At ang pinakagusto ko po dito, pwede kong ipamana yung negosyo sa aking mga anak pag ako namatay. Alam nyo, pag ako po namatay, yung kita ko po, ililipat po sa pangalan ng asawa ko. Pag namatay po yung asawa ko, ililipat po yung kita namin sa mga anak namin. Dalawa lang naman ang anak namin. Ililipat sa kanila. So mga kapatid, I have never seen this kind of business na pwedeng ipamana ng ipamana. No? At ang good news ko sa inyo, napaka-happy ko po ngayon kasi isang beses lang po ako naghihirap and I'm enjoying the rewards of this business. Talaga nag-i-enjoy po ako dito. Alam niyo po, kung meron po nahihirapan sa inyo, intindi ko yan. No? Kasi anak po ako ng parents na mahirap. No? Alam na alam ko po, alam niyo, habang lumalaki po ako, nakita ko po yung struggle sa mga magulang ko. Alam niyo, minsan po, hirap na hirap kaming magbayad sa tubig. Water bill lang, nahirapan pa kami. No, there were a lot of times in my life na naputulan po kami ng kuryente sa bahay. Hindi lang isang araw. Isang linggo, wala kaming kuryente. Ewan ko lang kung na-experience niya, pero ako na-experience ko yan. Naalala ko po, pag pumunta yung nanay ko sa palengke, ako yung kasama. No, mamimili po siya ng murang gulay. No? Alam nyo, pipiliin na niya yung murang gulay. Pipiliin niya yung murang manok, murang isda, murang karne. Tapos tatawaran pa niya ng gusto yun. Tatawaran niya ng gusto. Tapos pag uwi sa bahay, sino pa kakainin niya? Yung pinakamahal po niya sa buhay. Sino yun? Kaming mga anak. Mga kapatid, napulit po sa akin yan. Ako po yung nagkapamilya na. Ako yung namamalengke. Mamimili po ako ng murang isda. Pipiliin ko yung murang manok, murang karne. Tapos tatawaran ko rin. Para ako yung nanay ko, tatawaran ko rin. Tapos sino pa kakainin ko? Yung pinakamahal ko sa buhay. Sino yun? Yung aking pong asawa, mga anak. Mga kapatid, I got tired of that kind of life. Napagod po ako sa ganung klaseng buhay. At na-realize ko that I deserve better because I have a God who speaks about abundance. No? Kasi para sa akin po, paano ko sasabihin ang Diyos ko ay buhay at napakagaling at napakabait kung ako po ay naghihirap. Kasi mahirap pong bangumbinsin ng tao na ang Diyos ay napakagaling, napakabait, at napaka-mighty kung yung mga promises po niya hindi nag-manifest sa buhay natin.
So mga kapatid, ako po ngayon pag nagsabi na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay nandyan, and God is mighty, people easily believe me because they see that His promises are manifested in my life. Alam niyo, kung kotse lang po yung pag-uusapan natin, my God, ano, ang dami ko pong nabiling kotse. Nung nagsawa po sa kabili ng kotse, yung mga kotse ko po sa garahe ngayon, hindi ko na mahugasan. Wala po kaming katulong. No? Kung travel naman, I have traveled more than 60 countries worldwide. Kung pera, hindi ko nang alam kung magkano yung dumadating sa amin buwan-buwan. Mga kapatid, kinikwento ko ba sa inyo yan ngayon? Dahil gusto ko magyabang? Hindi po. Kinikwento ko po sa inyo because I'd like to inspire you. Because once upon a time in my life, I was dreaming of an abundant life. And it happened to me. Ang good news ko po sa inyo, kung gagawin lang po natin to, susundin natin yung mga steps. Ano? Sabi nga nila, success is predictable. Financial success is predictable. Kung susundin lang po natin, may formula na yan. Kung susundin lang po natin yung steps, dito nga, step 1 and step 2. Step 1, step 2, 1,000 points. Tandaan nyo. Pwede pong mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Ano, nasa sa inyo po yan. Ano, kung maniniwala kayo, hindi naman namin kayo pipilitin. Pero sa tingin nyo, kung hindi po kayo maniniwala, sino kaya ang nawalan? Honestly po, kahit na hindi po ako magtrabaho, magmula ngayon hanggang sa ako'y mamatay, yung six-figure income ko po, hindi po titigil yun. Because I have done my part. Mga kapatid, huwag po nating isipin na inimbita tayo dito dahil gusto tayong pagkakitaan ng mga taong nag-imbita sa atin. Kaya po kayo inimbita ng mga taong malapit sa inyo. Dahil gusto, meron po silang nakita dito. Yung nakita ko rin. At ano po yun? Yung pag-asa. DXN is not about cars. DXN is not about houses. DXN is not about traveling for free. DXN is not about the money you have in the bank. No? DXN is about hope. Kaya mga kapatid, kung pag-asa po yung inyong nakita habang nagsasalita ako, gawin po natin ito. Dahil pwede pong mangyari. Now, in closing mga kapatid, no? Kung ito po yung sinasabi natin parati bago magsweldo, kaunting tiis na lang, sweldo na bukas. Kung ito ng ito, o parang ganito yung sinasabi natin buwan-buwan, nasa isang sitwasyon po tayo na wala po tayong choice. Wala po tayong pagpipilian. O eto na parati yung sinasabi natin. Kaya ako po ito sinasabi dati. Kasi dati po, nung ako'y empleyado, wala po akong choice. Kung magkano lang yung dumating sa akin, pagkakasyahin po buwan-buwan yun. Pag sinabi ng boss ko na dito ka lang sa Davao, Osler, nasa Davao lang. Pag sinabi ng boss ko na, Osler, lumipat ka sa Bukidno. Wala ko ibang gagawin, hindi sumunod. So ano yung diferensya mga kapatid nung dating Osler sa bagong Osler? Yung dating Osler po, nung ako po'y ahente ng gamot, meron ba akong bahay? Yes. Meron ba akong kotse? Yes. Meron ba akong nakakain? Yes. Meron ba akong pera? Yes. Ngayon, meron rin ba ako, no? Meron ba ako ng mga nabanggit ko? Of course. Pero ang kaibahan po, yes, ito. Ngayon po, meron na po ako choice. At yun po yung nakita kong kagandahan ng negosyo. So, nabigyan po ako ng choice. Ang good news ko po sa inyo ngayon ganito, kung ano po yung gusto kong kainin, nakakain ko na. Kung saan ko po gustong pumunta, kahit na kailan ko gustong pumunta, kaya ko pong gawin. Kung ano po yung gusto kong bilihin, kahit na ano, kailan ko gusto bilihin, kaya ko pong gawin. Bakit?
dahil nabigyan po ako ng DXN, nung tinatawag na choice. How about you, kapatid, na nakikinig sa akin? Meron ka bang choice? Kung sasabihin mo ngayong wala, ang sagot ko sa iyo, meron. Bakit? Meron tayong DXN. Partner, hingiin mo na yung application form sa mga taong nag-imbita sa inyo. Dahil isa po ako sa tutulong kasama ng mga nag-imbita sa inyo para maabot ninyo yung naabot ko. So ang last ko pong hihilingin sa inyo, pasalamatan po natin yung Panginoon. No? Dahil nakinig po kayo sa akin ngayon, kahit na sa computer lang. Dahil hindi po ako naniniwala sa coincidences. I always believe in the perfect time that God would like to bless you. And if God blessed me, He can bless you. So good morning, DXN.